Hello OG, I'm Randall and I'm here in Seruma, Camarines Sur, and welcome to Kidkat The Last Resort. So Kidkat, actually wala siyang ano eh, di ko alam kung anong meaning nun eh. So for the longest time, yung mga locals dito, every spot may tawag sila, no? Like punta or like, you know, ang tawag nila sa spot na to is Kidkat. So it's a nice sounding name, no? Sabi ko, and might as well as parang respect para sa mga locals dito. Parang yun na yung gagamitin namin na name, parang ganun. So sa Kidkat, we have 4 houses na for rent. Yung dalawa doon, mine. So yung brown, it's more of parang pang tropa, pang family, parang malaking group, no? And then yung lodge naman is more of like intimate for couples or, you know, small families, ganun. May main house kami, doon kami nagsistay. The story behind Kidkat is actually parang pandemic baby namin, right? We realized na parang we're tired of the city life and then we want to get more of ganitong experience, right? So we moved out of Manila and then built something sobrang basic lang before, no? Na parang house and then off the grid na wala kami binabayaran kuryente, wala kami binabayaran tubig, and then, you know, tapos nag-spend kami ng, what, like 2 years sa pandemic, nandito lang kami, tapos parang fish out of water, nandito kami, tapos learning lahat, yung saan kukuha ng food, lahat, parang ganun. Ang daming nag-visit na rin, nagugustuhan nila yung place, so sabi namin, might as well just, you know, share it. No, yung philosophy behind yung living na ganito. Way back, ano, sobrang remote ng place na to, no? So parang now ang bilis lang makapunta dito from Naga, it's just 2 hours, but way back parang 6 hours from Naga. So ang layo talaga, sobrang remote. Actually this barangay is parang one of the most remotest ano barangays in Camarines Sur, right? So, nung time na yun, mahilig ako mag-camping and then just, you know, backpack and whatever. So, pinuntahan ko to. Like, wala pang trail and wala pang ano. Nakarating ako dito. Nag-camp ako. Tapos, I befriended the locals. Tapos, stayed for like 4 nights na nag-camping lang. Tapos, sumama ako mang isda sa mga locals. Tapos, parang ganon, naging kainuman ko sila, parang ganon. Nagustuhan ko yung place, sobrang ako in love sa place. So, I came back. May nakuha akong maliit na parcel of land. So, doon nag-start talaga. Ngayon, it's 30 hectares. So, yung brown, yung story behind brown is parang dati, ito yung pinakaunang naming house. Parang dati kubo lang siya, tapos parang may loft. But then, nung after a few years, bumagyo ng sobrang lakas, nag-iba siya totally. So we had to like rebuild it. So ito na yun ngayon, yung brown. So parang meron siyang loft. Tapos meron siyang living area. Dining, tapos merong pugon, tapos merong parang outdoor dining rin. Tapos may view sa beach, may view ng sunrise, may view ng sunset, ganun. So yung lodge, parang studio, maliit. Before, yung story behind that, dati nakatira kami sa brown, but then we started renting it out. Tapos nung time na pinaparent out namin,
parang nag-camp na lang ako sa beach. Parang ganun. So, I decided to like, sabi nun ni Mrs., parang, say, yeah, let's build a house na parang pagstayhan namin. So, parang we built that house. Tapos, maliit lang. Kasi sabi ko, sa amin lang naman dalawa. So, ganun. And then, we moved there. Tapos, pagkatapos, may gusto naman mag-rent ng lodge. So, we moved out again. Tapos, pinarent out namin. Tapos, yun na yun. Yung gumawa kami ng house dun sa ano. So, yung lodge is parang, ano siya, studio lang siya. Kasi it's basically good for like, what, 3 or 4 people. May, ano siya, like this huge deck. And then, may kitchen. Yeah, parang ganun, studio. Sa Brown is like 120 square meters. Sa lodge naman, mga 45 square meters, I guess. Yeah. Yung construction of the house, no? So, yung most of the materials used is like local recycled wood. Mostly, minsan, sa barangay, may mga mag-upgrade ng bahay to concrete and then magigibain ng mga old houses. So, binibili ko yung mga lumang wood and then I used it here. Ganun. Ang laki ng challenge eh, kasi sobrang yung remote and ang hirap magdala ng materials and at the same time yung maghanap ng workforce to ano build. So yun yung pinakamalaking challenge kasi and the weather itself, you know, parang sobrang it poses itself as like this huge hindrance na parang ayaw mo mismong parang hindi ka makaka-build, you know, something like that. So yun yung problema namin. So yeah, parang over time paunti-unti na ano namin na address na rin namin. May time sa life ko na parang I've been traveling around, you know, backpacking all over the world and then getting inspiration from wherever na mga puntahan ko. Tapos ito na yung parang amalgamation nung mga experiences ko, no. So parang ganun. So it's kind of wala talagang set na theme, right? So parang it's more of like a collection of experiences. I guess yung QCAD, it's something na parang a blank space, no, for me na in the middle of nowhere. So it's basically a blank slate. Kung anong madi-derive mo na experience from it, I guess that's what's gonna make it unique. Living here, it's humbling, no? Sa city, ang dami mong needs, but then, nandito ka ngayon nakatira, lumiit yun. Masaya ka na, and mas appreciative ka sa sobrang liliit na bagay. Ang nightly rate ng Brown is 15,000 pesos. Tapos yung lodge naman, yung nightly rate niya is 12,000 pesos. So hey guys, so welcome to QCAD, the last resort, no? Hope to see you guys soon and you know, you may reach us Instagram and Facebook, QCAD, the last resort, and see you. Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.